Assalamualaikum, mga kasalik. I'm here now in my vacation house of my employer. Pauwi na kami ng city ng Riyadh. Yan, ready na. Ito, nilagay ko, akala mo basurahan. Ano to? Ginawa ko lang siyang plastic na para hindi marumihan ng mga unan, bedsheet, and then sa pangsupa, sa pin dito, sa kama. Ayan, nakapitix na yan. Ito yung aking always abaya. Kasi, ayan, nabo ko na. Ayan. Para yung susunod na gagamit dito, maayos. Ayan, konti na lang yung gamit ko na lang yan. Yan ang mga gamit ko. Ayan. Kasi, last day ko na here, dito. Napakaterik ng araw. Pag-gising mo umaga, pasok na pasok ang araw dito. Yan. Diba? Yan, konti na lang. Kasi, babalik na kami sa Riyadh. Sabi nung Martes daw. Hanggang sa na-adjust nang na-adjust, hanggang naging Biyernes. Tapos narinig ko na naman maybe after one day, two days. Ano yun? Uuwi na ako lang Lunes eh. Di pa nga nakikita ticket ko. Panay na lang ang adjust ng extend dito sa vacation house nila. Hoy, naiinip na kasi. Kaya gusto ko lang umuwi ng city. Para makapaglinis pa ako doon sa bahay. Maglilinis pa ako ng kwarto. Kaya pag-uwi ko ng Pilipinas. Ha! Kapoy! Pagod ang katawan ko. Kasi mas malaki ang bahay doon. Mas malaki ang linisin. Kaya gusto ko nang umuwi ngayon. Friday. Kasi Saturday, Sunday, maglilinis pa ako. Lunes, mabiyahe na ako. Connecting flight. Riyadh to Kuwait. Kuwait to Philippines. Diba? Diba yan? Nako. Pag ako lalabas, lagi ako nakasalamin. Kahit wala akong, you know, lagi ako nakasalamin. Paano mo paglabas mo ba naman dun, terik na terik ang araw. Diba? Tapos pag ako papasok dun sa magsiserve, magsiserve ako sa amo ko ng nakaganyan ako. Babatiin ko ng good morning, sir. Kasi, pagpasok ko dito, sa ang init. Diyos ko, ang sakit sa mata. Kaya hindi ako pinagpabila ko ng salamin. Diba? Ang laki nga lang masyado. Ang liit ng ilong ko. Ano ba yan? Okay lang yan. Importante yung mata. Bali yung ilong. Kasi hindi masakit sa mata paglabas mo. Pabila ko ng salamin. You go, boss. Siguro mamahalin to. Mahalay ko kung mamahalin to. Ayan, you go, boss. Wala ko idea sa mga branded-branded na yan. Okay na ako kahit ano lang. Ay, tapos na ako maligo. Tapos na ako lahat sa sana ko. Nakaready na lahat. Ako'y uwi-uwi na ng Riyadh. Maglilinis pa kasi ako ng bahay. Kaya sinuto ko lang uwi. Ayusin pa yung bagahe ko. Ayusin ko na naman. Magbabawas na naman ako. Magbabawas na naman ako ng aking doon. Ng aking gamit. Aalisin ko yung mga plastic tsaka yung isang bag, bibigay ko na lang doon sa isang Pilipina. Tsaka yung isang lagayan. Ay, naka. Nakakainip na umuwi ng Pilipinas. Ang makalayas na kung makalakwat dyan na naman. Iba pa rin talaga ang sa Pilipinas ka mag-work. Kasi pag dito ka, sa abroad, work. Hindi katulad sa Pinas, di ba? After work, SM, joke,
kainan kung saan, 'di ba? Lalo sa amin, malapit lang ang ano. Paglabas mo, andiyan ang SM, andiyan ang Robinson, andiyan ang market. As in, paglabas talaga ng pabrika, kaya paglabas lang, pag-araw ng sweldo, doon ang puntahan ng sweldo. Sa SM. O kaya sa palengke, di ba? Eh, wala. Eh, dito, sa Pilipinas, ang punta ng pera, syempre, sa pamilya. Kaya, mas masarap pa rin, masarap lang sa abroad, pagkasama mo ang pamilya mo, pero pag ikaw lang, at lalo DH ka, na katulad namin, alam kong relate yung iba, napakahirap. Kasi, lalo't yung mga mag-isa lang sa bahay, sobrang hirap. Kailangan mong makisama ng todo. Kahit, pero ako nagsasabi ako, pagpagod na ako, pwede ba bukas na lang yan? Kasi napapagod na ako. Sabi ng mga amo, okay, mapimushkila. Ibig sabihin, no problem. Di bukra, tomorrow. Anasyugul, bukra. Sa bukas na lang uli ako magtatrabaho. Kaya ang hirap. Pero salamat pa rin ako sa Panginoon at nakatiis ako. Nakatiyaga ako, nagabayan ako ng kahit papaano. Ng 2 taon, 2 buwan. At ilang araw na lang, 10 days. Diba? Papasalamat talaga ako. Kasi kahit papaano, nakasurvive ako dito. Thank you, Lord. At sa mga ano ko dyan, mga sinupuntahan kong live, pasensya na ha. Kasi walang wifi dito sa vacation house. May wifi pero papatayin agad. Hindi nagtatagal, hindi katulad doon sa city. Meron talagang steady doon kahit maghapon magdamag ka doon. Diba? Syempre hindi naman po pwede yun. Tapos yung muna trabaho bago ka mag-wifi. Hindi yung puro wifi ka muna. Puro ka Facebook, puro ka YouTube. Hindi ka pa tapos sa trabaho. Work first before YouTube, di ba? Yan priority natin mga OFW dito. Sige guys, hanggang dito na lang. Next time na lang ulit sa pag-share. Don't forget to subscribe. God bless. Thanks.